Kung i-document pag-aralan ko habang tumatagal. Big boulders, spread stone marker. Compass direction 270 west at saka 90 degrees east. Okay. Lakas ng stabilizer eh. Try natin ng kompa, ay ng laser yan, no? Tinatamaan ng kulay green na laser light, possible, tsaka yung lumang puno na yan, possible may deposit sa ilalim. Ay, excuse bro ah. Tapos ito east direction, tinatamaan ng ilaw doon, no? Ito. Semento yan? Yeah. Toto? Ayun, may semento daw doon. Tinatamaan ng ilaw na yun. Doon, laser na yun. Yun. Ito yung binibigay niyan. Deposit yan. Tsaka dito. Meron dito. Ito malapit dito. Hindi natatawid yan doon. Di ba wala nang... Itong bundok na to, pantay na. Sinadya ito bro. Itong bundok na to. Tinambak nila yan. Oh. Tinambak nila. Hindi natatagos din yung deposit. Diyan mismo, sa area na yan. Pero dito malayo to. Yan, tama, dyan yun. Tabingan ito, sapa, di ba? Doon nga. Tabing sapa. Tapos, pag ganun yung agos, pababa. Pagharap mo dito, pag humarap ka dito sa area nito, direction nito. Hindi tayo gagamit ng detector. Liligaw tayo niyan eh. Re-remapping muna tayo. 180 south. Ang galing no. Naka-compass direction lahat oh. Sarado. 180 south. 360 north. Pababang ganun. 360 north. Pag umarap ka doon, kaliwa, tabi ng sapa. Kaliwa, tabi ng sapa bro. Deposit, di ba? Sa pool nito. Ayun o. No? May simento yun eh. Ito bro, ano to? Ito ang north natin. Dito ho, north. Hindi. Dito ang north eh. 360 degrees dito eh. Ito, east. East dito. Tapos ito yung west. Pag sumikat yung araw, una niyan tatamaan tong biyak ng bato na to. Sakto yan. Sa pool niya yun. Dadaanan niya yun. Ayos, ang ganda. Dito pa lang. Boulders. Tapos dyan sa likod niyan bro, nung tinisdig niyo, dyan niyo nakuha yung mga ano, mga parapernalias nila. Mga confirmation marker na gawa ng tao. 2 meter. Okay. Ito yung ilog na tutuyo pagka tag-init na. Tapos ito yung kanilang hukay. Maganda to bro, ituloy. Oh, maganda ituloy to. Hindi na ito lalalim ng mas malalim pa sa amin. Kasi sa amin, ang lalim nun sa amin, nasa 55 feet na kami ngayon eh. Pero alis pares ng mga nakukuha, kaya lang mas mababaw talaga ito. Ito yung big boulders yun eh. Laking bato. Tama eh. Kung ito ay pagong, halimbawa ay pagpalagim na ng pagong, tapos yun ang ulo, dito siya nangingitlog. Di ba? Sa puwita na, no? Oo, tama. So, kung ito ay big boulders, parang pagong, at ipagpalagay mo na ito yung kanyang ulo, to, tapos ito yung katawan,
nakahiwalay sa ulo. So para siyang malaking pagong na nakadapa. Ngayon ang story dito, meron ditong isang hunter din na marunong. Tinignan ito. At dito sila pinahukay. Dahil sa pendulum yun bro, no? Pendulum. Ang Chinese one daw yata kung tawagin. Japanese one. Japanese one. Meron ako noon, di lang nadala eh. Nandun sa site eh. Kasi ako mismo gumagawa niyan, mga gamit ko niya. Ngayon ang analyze dito, kung ito ay pagong, andun yung ulo, at ito yung buong katawan niya. Tungtong tayo sa buong katawan niya. Okay. Oo. So ito ang kabuuan ng kanyang katawan ng pagong. At paglakad ka nga dito sa tuktok niya. Yan, makikita mo nga naman dito ang korte ng ulo. Yan, so ito yung ulo ng pagong. At doon ay naghukay sila. At wala sila mga nakawang mga significant marker, kundi mga boulders lang na malalaki. So ito ay inakala natin speed stone marker kanina. Kinumpas natin dyan. May kinturong deposit dito at deposit doon. At ang tunay na karga niya, kung ito ay isang big boulders na lying turtles, ang tawag dito ay big boulders lying turtles. Kapag sinabi mong lying turtles, ito ay pagong na nangingitlog. Dahil ito ay isang pagong na walang kamay at paa. Pagka walang kamay at paa, ang isang pagong ay nangingitlog. At pag nangingitlog siya, nandito siya sa puwitan. Yan. At yung pinakapuwitan ng pagong na yan. Natabo na lang ng mga halaman eh, ng mga damo. Pero ito na. At sa puwitan nga sila pinahukay nung nagtulong sa kanila dito ng isang treasure hunter din. Believe din ako doon bro, malupit din. Marunong din, tumatama rin talaga siya. Dahil nga lang pare-pares nating hindi alam kung gaano kalalim dahil hindi tayo kasama sa nagbaon eh. Ano? Mababasa na lang natin sa doon sa mga nakukuhang ano, palatandaan pagka nakukuha. Kunting tuloy na lang 'to. Dito nakuha yung kutsilyo, di ba bro? Kutsilyo, magabasag na bote, plato na sinauna, dyan sa butas na yan.